Britanya. I was not surprised at the reaction of Isco. I may have been surprised at the language, to be honest, no? Pero yung reaction, hindi ako surprised doon. Kasi nga, ang feeling ni Isco was it was, may sense of betrayal eh. No? Kasi all the time, we were made to believe that the Vice President was being an honest broker towards unification or towards uniting the disparate groups, no, in order to come up with a common slate, no. So maraming meetings yan na nag-uusap sila, and with all due respect to the Vice President, talaga namang sincero naman si Isco in dealing with them. Pero there was a time kasi in the case of isang bayan na we felt na parang ikinakahon ang mga ibang kandidato maliban kay Vice President Lenny, no? Kaya hindi kami sumali do sa proseso. Para bang convener kayo, pero kung wala naman talagang parang hindi yung may nakaka-identify. It's not like Duterte 2.0 or Duterte 1.0, no, na nakaka-attract yung ganung language. No, definitely. Yeah. Isco is not like that, no. Hindi okay. Hindi niya, he's not trying to ape Duterte. That's for sure. But in the next few days, you will notice na si Isco, no matter the sabihin natin ang galing sa hirap, is very much a gentleman, no? He's very much a gentleman, and he knows na kung lahat naman tayo may temper, lahat naman tayo may hinanakit ko minsan na hindi natin mapigilan, pero hindi ganun si Isco na magtatanim o magsasabihin natin lalong magiging unfriendly yung atmosphere between him and Vice President Lenny, or between him and any of his political competitors.